Kamusta mga bade? At today's video, we are now on vlog 13. Yes bade, vlog 13. Padayon sa pag-uswag. At sa araw na nga to, tayo pupunta ng Rigat Park. Okay. So pagdating ko nga dyan, binidyohan ko agad kung saan talaga ako nakatira. Hirap na nga maghalo tong English Tagalog sa Kabisaya. So ayan, binidyuhan ko na kung saan building talaga ako nakatira. So ayan mga bade, alam nyo na, pakakapit bahay tayo, comment down below. So paglabas ko nga ng room, ayan, napangit na yung mukha ko. Instead, napangit na bigla. Bakit? Kasi nga, mataas dito sa Dubai ang humidity. Ang humidity ba di, yun yung singaw ng ano dagat na pupunta dyan sa mukha mo, para kang nagsuob talaga ba. Ang humidity minsan, siya yung nagpapainit sa isang lugar. Na instead ang lugar ay hindi mainit dahil sa humidity, sa lakas or taas ng humidity, ito ay siyang nagbibigay ng karagdagang init. Kaya mainit talaga. In short, paano ko ba ito i-explain sa inyo? Ang explanation ng humidity ho, kung gano'n siya kainit, alam mo yung nagsusuob ka, ayun, yun yung tamang explanation. As nakikita nyo nga dyan mga badi, meron dyang masjid o church ng mga Muslim or Islam. Oo. Ay walking distance lang yan siya patungo doon sa aming villa. So ayan na nga mga badi, andyan na ako sa karak shop or tea shop. Ako po yung umiinom kasi nga pag tuwing umaga habang nagja-jogging ka, gusto mong painitingin ang iyong katawan. So kung single ka, to lang jowa, kape na lang mga bade o tea ang nagpapainit sa iyo. Plus ang humidity pa ng Dubai, ang init-init. Hindi ko na kailangan pa ng partner mga bade. Dito sa bansang Dubai mga bade, yan yung Shai Karak. 1 dirham lang yan siya bade, yung presyo niyan. So hindi na siya gaanong kamahalan, pero 1 dirham lang talaga yan, totoo. Oo. Saka mga bade, affordable yan na presyo dito sa Jera or sa bansang Dubai. Sa paglakad-lakad ko nga bade, kasi take out ko na yung inumin ko, oo. Ayan, may nakakita ako ng isang bed na may butas. Hindi ko alam bakit may butas yan. Diretso tae yata. So wala ka talagang wala talagang makapigil sa aking pag-iinom dyan mga badi. Kasi sa umagang ito ay sobrang init, kaya magkape tayo. Iwan ko ba? Bakit kung saan pa yung mainit yung panahon, doon pa tayo nagkakape, diba? Tapos yung ito pang nakakaloka. Magtimpla ka ng kape, mainit siya. Palamigin mo ulit bago siya inumin. Di ba nakakagulo na ng buhay? So ulitin ko mga badi, ang Shai Karak dito sa Dubai is 1 dirham nung talaga yan siya. Yan yung ibang presyo. Pero merong ibang presyo na 125, 150, ayan. So andun ka na sa 1 dirham, di ba? Kasi nagtitipid tayo. Wala tayong mga trabaho eh. At habang wala pa nga akong trabaho isang buwan at nag-aantay ng visa at ticket pa Albania, ako po yung nag-i-resesyon ng madaling araw. Pero andyan na araw na yan, yung araw na talaga na yan, na-delay po ako natulog mga alas 6:30. Kasi nga dito pa rin ang ingay-ingay ng mga ka-roommate mo. Oo, minsan madinig mo yung nagdug-dug-dug-dug-dug. Hindi ko ba alam ba, may kabayo ba dito sa likod, sa may gilid ko. Ang liit-liit na nga ng room, ang ingay-ingay pa. Minsan mararibaw, nagaganyan na. May nagpapalakpak pa, nagaganyan-ganyan. Sabi ko, ay, may program yata sa likod. At saka mga badi, huwag talaga kayong magulat kung galing kayo ng Saudi Arabia. Oo, kasi nga sa Saudi Arabia, ikumpara mo dito sa Dubai, ibang buhay talaga badi. Magulat ka talaga. Paano yung gulat? Comment down below. Ang gulat-gulat mo talaga mga badi, kung dito ka sa bansang Dubai, tas galing ka ng, for example badi, galing ka ng Saudi, tas pumunta ka ng Dubai. Ang laking diferensya at adjustment talaga badi. Bakit? Abay, malalaman mo kapag pupunta ka talaga. At saka ang maganda lang dito naman sa bansang Dubai ay 5% discount. 5% VAT lang sila ba? Hindi kagaya sa Saudi Arabia na 15% ang kanilang taxes. Oo, tama yung narinig nyo. 5% lang dito ang taxes nila. Kaya mura talaga ang mga bilihin mga badi. For example, sa rice badi, sa 5 kilogram doon sa Saudi is 30 riyal or 28. Dito naman sa bansang Dubai, at dito naman sa bansang Dubai, buddy, makabili ka talaga ng 15 to 20 dirhams range ng presyo.
At so ayan na nga mga buddy, andito na ako sa ilalim ng tulay. Pero hindi pa ako isang pulis. Sa sobrang ang ganda dyan sa ilalim ng tulay, ako po'y napakanta. Kasi maganda yung echo. At binulabog ko na nga yung mga lahat ng nakatira dyan sa ilalim ng tulay. Ayan, pakinggan nyo. In 3, 2, 1, go! At so ayun na nga, pasensya na nga at nabitin ko kayo. At ayan, lumabas na nga pala ako. Andyan na pala ako sa dugyotin na posisyon. Kasi nag-uumpisa na akong mag-exercise mga buddy. So, ayun, ito nga pala yung park na parati akong nag-ersisyo. Ayan, yung pusa na yan, parang ako lang din, walang tulog kagabi. Ayan, feel na feel niya talaga yung isang moment na dyan na para siyang nakasunbathing sa Boracay. Ay, kaya't naman walang Boracay dito sa Dubai, pero meron naman silang marina. Ang marina ba di ay kagaya yan sa isang Boracay, pero free daw dito ang liguan, walang bayad. At dali-dali ko nang tinawag ang pusang niyan, pero hindi talaga siya nagpatinag sa tulog niya. Ayan. Naalala mo yung nang uutos ka pero hindi sumagot o hindi tinupad kasi nga tamad. Kagaya ng pusang yan. At sa mga may mahilig nga dyan sa mga pusa o mga pet lover dyan, comment down below, padalhan ko kayo ng pusa. At syempre, kayo na rin magbayad sa shipment. Ano to? Libre? Walang libre na ngayon. So ayan na nga, naglakad na nga ako sa kanilang pathway. Ang pathway nga nila dito ay rubber, kaya ang ganda sa apakan. As a tourist visa nga dito sa bansang Dubai, ginamit ko na talaga ang pasilidad nila para naman hindi ako lugi sa binabayad ko. At kitang-kita mo naman mga badi na sobrang kintab ng kanilang pathway at nakarabi rice, pwede ka na manalamin. Ang supportive nga pala ng kanilang government dito kasi nga sinusuportahan nila yung mga taong hindi maka-afford ng gym kagaya ko. Kaya sa nagtatanong kung saan ako nag-exersisyo, dito lang yan sa Rigat Albotin. I-search nyo sa Google. At so ayan na nga, isa-isa ko nang binidyo ang kanilang pasilidad dito at mga kung paano gamitin. So kahit sira na siya, pwede pa naman siyang gamitin ng mga mag-exersisyo. Ikaw na lang ang maghanap ng paraan kung paano siya gamitin. At napagtanto ko talaga sa isang bagay na madalas ginagamit o araw-araw ginagamit, maraming beses, ay madali talagang nasisira. Kaya pala yung sinasabi nila, drink moderately or moderately, kasi ang sobra, nakakasama. So ito nga pala ang paggamit nito sa mga bagay na to. Kapag day off ko pala walang ersisyo, ay saka meron niyang tinatawag na cheat day or break time. Kasi hindi naman pwede araw-araw ikaw mag-ersisyo, baka butot balat ka na. So pinakita ko nga sa inyo at binibidyo ko kung paano yan gamitin ang mga bagay-bagay na yan sa pag-ersisyo. Pwede nyo siyang i-QR code para pupunta doon sa YouTube at iyong magiging tutorial. At parang matagal nga ako nakapagsalita at parang nabulunan. Dahil nga dito sa harap ng pinagbo-voice over ko ay may nag-yoga. Kaya pati rin ako napabuntong hina nga. Inhale, exhale. Nadidinig nyo parang nagtitinda ng balot. Pero sa totoo naman talaga walang balot ito. O hindi ko lang talaga nakikita. At sa bagay nga ito, ito lang yung paikot-ikot ang iyong kamay. Left and right na ang gamitin mo. Kung meron ka pang left and right. I'm sure hindi ka naman disable. Oy, joke-joke lang ha. Baka dibdibin nyo yung mga sinasabi ko. So ang favorito ko talaga na party ay dito banda. Oo. Dahil dito banda, para kang unggoy. Kagaya ko. Dito kasi banda mga buddy, pwede ka magbitin-bitin dyan sa isa. Meron pa haba at meron ding paikli. At saka ito, nasira na to nila. Kasi nga sa sobrang bigat, pinilit pa. Kaya kung mga pinipilit dyan, huwag mo nang pilitin. Kasi nga, ang mangyayari, masisira lang. Kaya huwag mo nang pilitin, buddy. Kung ayaw talaga, ayaw. Masasaktan ka lang sa huli. Charot. At ito pa mga buddy, yung pang-cardio nila na parang bicycle. Oo.
isa na lang yung pedal, yung isa hindi na gumana. Yung isa gumana pa, yung pinaglaban pa yung isa nag-surrender lang. So ayan na nga mga buddy, nakikita nyo, meron ditong panghuli, ipapakita ko sa inyo. Ang gawa talaga niya yan ay mag-swing-swing, kaso nga lang sa sobrang gumamit na dyan at na-overuse na at nasira na siya, na wala na yung swing-swing. Pero dito sa kabilang banda, magagamit pa naman siya, pwede mo siyang i-turn right, turn right, turn right, turn left. Left, right, left, right, left, right. Ganun. So ayan nga ang nakaganda dito mga buddy, kasi nga nakarubberize siya. So hindi siya masakit sa balat kapag ikaw ay nag, anong tawag dyan? Nahulog. Kahit walang sumasalo, hindi naman siya masakit. So ayan, ito na nga ang pinakamagandang parte ng ersisyo na gusto ko. Yung magpaduyan-duyan na patiwari. O diba? Inggit ka no, kasi hindi mo buhat yung katawan mo. At so iyan na nga ang favorite part ko na pag tuwing mag-exercise, yung patiwari ka mag-window yan kasi nga ang igang-igang, ang init-init. At sa exercise na to na i-enjoy ko talaga yung katawan kong binubuhat habang patiwari. Bakit? Kasi nga mga buddy, hindi ko alam. Para maipakita ko lang talaga sa inyo na magaan yung katawan ko. Hindi kagaya sa inyo. Charos go. Lang, charos. Joke lang ah. Huwag nyo namang dibdibin. Sorry na. At sa video na nga to, nagpa-video nga tong isang kaibigan ko. Sabi niya, Bisaya din. Sabi niya, videohan mo ako kabayan, magtakbo-takbo ako dyan ha. Tapos pang reels ko, ayan, videohan mo talaga ako hanggang doon sa dulo. Kaya binidyo ko na talaga siya hanggang dyan. Hanggang padrama-drama pa siya. Pero andyan siya sa dulo, nagtago siya. Shout out nga pala kay Lin. Lingayin. Nagpa-video lang siya para sa reels niya. And that's for today's vlog. O, di ba napagod siya? Ilang hakbang lang yung tinakbo niya, pero napagod siya. O, di ba yung iba, hindi lahat nagpupunta sa park. Nag-exercise talaga. Yung iba, nag-pageant. So, akala talaga ni Kabayan, pageant yun. Joke lang, Kabayan. Just like... So ayan, may nakita nga akong dalawang pusa na parang mga babae nag-away. Na-remember ko pa naman yung nakaraang 3 weeks ago na may dalawang babae nagpatayan doon sa bar. Hindi ko alam kung anong inaawayan nila. Baka buto. Ay iwan ko ba kung anong pinag-awayan ng mga pusang iyan? Baka buto rin o ano, manok, kabsa? Ay baka nagtalo-talo na sila at nag-argument kung sino ang mas maganda sa kanila. Iyan ba siyang puti na may lahi yung isa o Bisaya? Kaya ako na lang talaga ang nagsabi sa kanila at nagdesisyon. 'Di ba? May stick pa akong pamalong dinala diyan, pero hindi pa rin sila nagpaawat. At alam nyo ba sa ibang bansa, yung mga pusa dito ay hybrid. Minsan pa nga merong Persian, pero yung iba, pusa kali. Gusto mo naman mag-alaga ng pusa, ay libre ka lang magpulot dyan sa may tabi-tabi. Pero kapag minamalas ka naman, ay baka makapulot ka ng pusang sungkaban. Pero ang pinag-awayan talaga nila kung may visa ba daw ako o may ticket na patungong Albania. Kaya nag-away-away sila, wala, meron, wala. Kaya nainis na talaga ako. So ayan na nga, nagpasalamat ako kay Kabayan, kay Lynn, kasi nga binigyan niya ako ng pandesal pag-uwi. So ayan na nga for today's video, maraming salamat sa panunood at pagsubaybay. Charret. Ayan na si Kabayan, bye. Kasi nga malayo yung bahay nila. Bye-bye mga buddy.